This is Adrian, your host for today's episode. We are dedicating today's show to the more than 50 million Filipino women, workers in the countryside. Last October 15, the United Nations recognized the invaluable contributions of rural women and girls to the development of their society, and their importance to society cannot be underestimated. As they play a key role in making sure the sustainability of rural communities, families, and all in improving rural livelihood. And did you know that according to the United Nations, rural women account for a substantial proportion of the agricultural labor force, including informal work? What makes them so special is that they perform the bulk of unpaid care and domestic work within families and households in the rural areas. Rural women make significant contributions to agricultural production, food security, land and natural resource management, and building climate resilience. Bagamat napakahalaga ang kanilang tungkulin sa pamayanan, ayon sa United Nations, ang mga kababaihan at mga batang babae sa mga rural na lugar ay dumaranas ng kahirapan. Malaking tulong sila sa mga pagsasaka, pangingisda at iba't ibang pangkabuhayan. Dahil dito, isang pagpupugay sa ating mga rural women ang nais na ibahagi ng episode na to ng Rise Up, Shape Up sa pamamagitan ng isang araw na break upang sila ay maglaro ng sarili nating tinaguriang laro ng lahi. Ano-ano nga ba ang laro ng lahi? Alamin natin ito sa isa na namang nakakawiling kwento ni Commissioner Celia Kiram. Ang aking babahaging kwento sa inyo ngayon ay ang mga nakakawiling kaalaman tungkol sa United Nations International Day of Rural Women, kung saan ipinagdiriwang at pinararangalan ang mga kababaihan at batang babae na naninirahan sa kanayunan tuwing 15 ng Oktubre bawat taon. Ang pandagdigang araw na ito ay itinatag ng United Nations General Assembly noong December 18, 2007, kung saan nakilala ang kritikal na papel at kontribusyon na ginagampanan ng mga ina, anak at lola sa kanayunan at mga katutubong kababaihan sa pagbuon at pagunlad at sa pagtanggal ng kahirapan sa kanayunan. Ngayong pandagdigang araw, sa ilalim ng temang mga kababaihan sa kanayunan na naglilinang ng masarap na pagkain para sa lahat, ating kinikilala ang gawain ng mga pangunahing tauhang ito. Alam niyo ba na ang mga kababaihan ay nagsasaalang-alang ng malaking proporsyon ng lakas paggawa, kabilang na din ang informal na trabaho at pagsasagawa ng walang bayad na pangangalaga at gawaing pambahay sa loob ng pamilya at sambahayan sa mga kanayunan. Gayunpaman, ang mga kababaihan at mga batang babae sa rural area ay nagdurusa sa kahirapan, lalo na ngayon dahil sa tumitinding klima at mga krisis sa kapaligiran. Alam niyo ba, noong 2020, humigit kumulang sa 2.37 bilyong tao ang walang akses sa sapat na pagkain. Ito ay pagtaas ng halos 20% sa loob lamang ng isang taon, kung saan ang mga pinaka-apektado muli ay mga kababaihan sa kanayunan. Ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan ay hindi lamang ang tamang gawin, kundi isang kritikal na sangkap sa paglaban sa matinding kahirapan, gutom at malnutrition. Sa pamamagitan ng United Nations International Day of Rural Women, ang mga member states sa pakikipagtulungan ng mga civil society ay hinihimok na ipagpatuloy ang kanilang mga pagsisikap
sa pinagsama-samang follow-up sa mga conference at summit ng UN, kabilang ang kanilang mga pagsusuri upang bigyan ng mahigit na kahalagahan ang pagpapabuti ng sitwasyon, kabilang ang kanilang mga pagsusuri upang bigyan ng higit na kahalagahan ang pagpapabuti ng sitwasyon ng mga kababaihan sa kanayunan, kabilang ang mga katutubong kababaihan sa kanilang pagbansa, regional at pandaigdigang mga estratehiya sa pag-unlad. Dahil ang pagpapabuti ng buhay ng mga kababaihan sa kanayunan ay susi sa paglaban sa kahirapan at kagutuman, ang pagbibigay sa mga kababaihan ng pare-parehong mga pagkakataon tulad ng mga lalaki ay maaaring tumaas ang produksyon ng agrikultura ng 2.5% hanggang 4% sa pinakamahihirap na reyon, at bilang ng mga malnourished na tao ay maaaring mabawasan ng 12% hanggang 17%. At dyan nagwawakas ang kwento tungkol sa United Nations International Day of Rural Women. Muli, ito ang inyong Commissioner Kiram na walang sawang maghahatid ng kwentong kababaihan, kwento para sa kaalaman at karunungan sa sport. Ang Philippine Sports Commission, Women in Sports, kasama ang pamayanan ng probinsya ng Pangasinan na pinangungunahan ng poging Governor Amado Espino III, at ang Rotary Club of Uptown Dagupan ay andito sa Lingayen, Long Beach upang paligayahin ang ating mga kababaihan sa kanayunan sa pamamagitan ng paglalaro ng mga katutubong laro. Makisaya at panoorin natin ito. Sa ating Philippine Sports Commission Chairperson, William Ramirez, Women in Sports Oversight Commissioner Celia Kiram, at sa lahat lalo na sa mga kababaihang nanonood ng ating virtual program, magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong magpasalamat sa Philippine Sports Commission sa inyong pagpili at pagtampok sa mga sports tourism destination sa lalawigan ng Pangasinan. Ang programang ito, Rise Up, Shape Up, ay isang kampanya ng ating Philippine Sports Commission, lalo na para sa mga kababaihan, upang isulong ang active lifestyle kahit tayo ngayon ay nasa gitna ng pandemya. Noon pa man, ang pamahalang panlalawigan ay buong puso ng sumusuporta sa ating mga atleta at iba pang sports enthusiast. Tayo ay naglungsad ng mga sports program upang mas mahubog ang kagalingan ng ating mga kababayan. Naniniwala akong isang magandang oportunidad ang inyong digital show upang mas lumawak ang kaalaman ng ating mga kababayan sa iba pang sports activities na maaaring gawin sa aming lalawigan tulad ng caving at obstacle race. Isa rin itong paraan upang mahikayat ang ating mga kababayan na ang mga sports program ay hindi lamang panlalaki kung hindi para rin sa mga kababaihan. Patuloy kaming sumusuporta sa mga programa ng ating Philippine Sports Commission. Muli po, maraming salamat. Mabuhay ang Pangasinan. Mabuhay ang Philippine Sports Commission. Unang-una po sa lahat, gaya po ng sinabi ko kay Commissioner, alam naman din po natin, lahat na taga Pangasinan, na nung pag-upo po ni Governor Amado Pogi Espino III bilang gobernador ng Pangasinan noong 2016, sama sa mga flagship na program ni GOV ay yung sports development po, ma'am. Nabanggit ko nga kay Commissioner na dyan po na ipanganak yung Pangasinan Sports Development and Management Council. Nagkaroon din po tayo ng Pangasinan Sports Academy. And I'm sure alam ninyong lahat po na mga kababayan ko dito, especially kayong mga kababaihan na nandito po sa harapan ngayon, na nagkaroon din po tayo ng iba't ibang klase po ng sports activities during the first term po ni GOV, especially yung liga, yung basketball po, ma'am, kung saan sumali po ang halos lahat po ng mga munisipyo at syudad dito po sa Pangasinan. Naka-apat na season po yung sports program na yon. Pero aside from that,
yung lahat po ng halos field ng sports sila, no, sinuportahan natin, especially with the Department of Education. So nakakalungkot nga lang pong isipin na nung last year, pati po yung R1AA, ma'am, na supposed to be i-hold din po dito sa Lingayen and neighboring towns, hindi po natuloy dahil nga po dito sa pandemya. Almost 2 years na po tayo na sumasabak dito sa pandemya, and we think na dahil din po sa pinagsama-sama pong pagkakaisa po natin, sakripisyo, disiplina, at sa tulong na rin po yung pagbabakuna ng national government through the DOH, mukhang maganda naman po ang mga datos na lumalabas dito po sa sitwasyon natin sa COVID. So we are hoping na by next year, kasi ang target po ng national government at ng provincial government, kung wala pa pong nababakunahan dito sa inyo o kung may nakad first dose pa lang po, starting November this year hanggang end of December this year, ang target po natin ay magkaroon po tayo ng vaccination sa 70% of the eligible population dito po sa Pangasinan, kung saan 50% po doon ay fully vaccinated na. So naniniwala po tayo na mas meron po tayong proteksyon kung tayo po ay bakunado. And kasama po dyan yung yun nga, yung unti-unting pagbangon po natin nitong larangan ng sports, kasi isa po ito sa mga tinamaan po talaga noong dumating po itong pandemya. And kaya po tayo nakatutok din sa sports, kasi naniniwala po tayo na isa po ang sports doon sa mga avenue kung saan madidevelop po natin sa tao yung tinatawag po na character ng tao. Disiplina at character, mga importanteng bagay po yan. Because through sports, we want to develop hindi lang po champions sa larangan ng sports, kundi champions in life. Malaking bagay po kasi yung pag-develop po ng character ng isang tao, ng disiplina ng tao, para po mahubog yung tao, hindi lang po para mag-excel sa larangan po ng sports, kundi magtagumpay din po sa buhay. Actually, may nabasa po ako na sinasabi, karamihan po sa mga nagtatagumpay sa buhay, yung nakalinya po sa sports or nakalinya sa military or sa mga academy. Kasi ang number one po daw talaga na binabaon ng mga taong nalilinya po dyan sa mga larangan po na yan, paglabas po nila, is yung disiplina at yung character na nade-develop po nila while nasa loob po. And we think, in behalf of the governor, we think na isa pong magandang avenue ito pong sports para po magkaroon po ng isang positive na attitude yung tao, hindi lang po magtagumpay doon sa larangan na ng sports nga na sinasabi ko, kundi mas importante po doon sa tinatawag na palaro ng buhay. Naalala ko rin po kasi nung college ako, ang sinasabi po lagi ng isang teacher namin, itong classroom, itong university, maliit na parte lang ito ng buhay ng tao. Ang mas importante, paglabas nyo ng classroom, paglabas nyo ng university, is magtagumpay kayo sa tinatawag na University of Life. And doon din po tayo nakatutok. We are hoping na through sports, maging champion din po kayo at yung mga ibang kababayan po natin sa tinatawag na sports ng buhay. Sa inyo pong lahat na nandito, maraming salamat po sa pag-participate. Hopefully, sabi ko nga, by start of next year, magkaroon po tayo ulit ng mas magandang sitwasyon dito po sa kalagayan po natin, at unti-unti na po nating maibangon muli yung larangan ng sports. Now more than ever, yung gasgas na po nakasabihan nung tayo po ay mga bata pa at nasa classroom po natin na health is wealth, now more than ever napapatunayan po natin yan. So maliban po dun sa pag-develop ng character, yung pagiging malusog na lang po through sports is kayamanan na pong maituturing, and napatunayan po nating lahat yan. So good luck po sa inyong lahat. Sana po sport lang. Anyway, hindi naman po ito Squid Game edition ata, sir, eh. No? Hindi naman. Biro lang po dun sa mga nakakaalam po. So, masantos yung kaupusan at sikay namin alamat in behalf of Governor Pogi and the Provincial Government of Pangasinan. Good luck po sa inyo. At ngayon pa lang, congratulations na po sa inyo sa pagsali po dito. Magandang umaga po sa inyo. Kami kaya po kami ay nagpapasalamat na in-open up nyo po
pinapasok kami dito para i-introduce po namin ang women in sports. Alam namin napaka-active ang Pangasinan. Nasa top 3 kung Philippine National Games at saka Batang Pinoy at even in the palarong pambansa. Kaya kudos po sa Pangasinense na napaka-sports-minded music po. Kaya po kami nag-held ngayon dito ng celebrate itong mga rural women. Isa po tayo sa mga marginalized na aayon doon sa Magna Carta on Women. Kailangan ang sports ibaba namin hanggang doon sa mga fisher folks, doon sa mga hindi nakakaabot na, bigyan naman natin ng pagkakataon maglaro, magkaroon ng break. Lalong-lalo na yung mga nanay na busy-busy sa trabaho, di ba po? At gusto ko rin po iparating sa mga nanay na huwag niyo pong kayo po umpisahan na ang pagiging sports-minded. Ipababa niyo po yan sa mga anak niyo. Ituro niyo po sa mga anak natin na ang sports ay magbibigay ng magandang buhay sa atin. Alam niyo po, si Hidilyn Diaz, kilala niyo siguro, yung first Olympians. Siya po ay anak ng isang tricycle driver doon sa Zamboanga, sa remote area sa Mampang, Zamboanga. So, nung nakita po siya na nagbubuhat ng galon-galon ng tubig ng sports doon coordinator sa Zamboanga, kinuha po siya mag-train. So, sumali po sa mga palaro, Batang Pinoy, product po siya ng Batang Pinoy eh. At nanalo po, naging national athlete. Pag yung anak niya po naging national athlete, hindi lang po magiging atleta yan, may allowance po yan. Yung po allowance na binibigyan ng gobyerno, we start at 10,200 pesos. Yun po, pagiging atleta po yun, libre pagkain, libre tirahan. Libre ang pagpapaaral kasi scholar po sila pag pinasok namin sa mga universidad at colleges. Kaya yun po ang ini-impart ko sa mga nana especially na hindi nakakaalam pag ang ating mga anak ay naglalaro, nagagalit tayo. Diba? Kasi inuuna pa yung paglalaro sa pagtatrabaho sa bahay. Pero po may purpose, lalong-lalo na po yung pursigidong bata. No? Na tumatakbo, naglalangoy, kung ano-ano pa yung mga laro dyan. Pagpatuloy po, encourage po, bigyan nyo sila ng time na maglaro, na pawisan, maging healthy. Kasi sa paglalaro, mawawala po ang ating problema. Bakit po? Nagigising na maaga ang mga bata pag may training. Natutulog ng maaga. Yung cellphone na ginagamit nila, pag hindi sila maglalaro, 24 hours. Pero pag maglalaro sila, may time po sila na gamitin ang cellphone. So, yun po yung aming panghikayat sa mga kananayan at sa mga kababaihan, lalo-lalo na. Kasi tayo malakas ang force natin eh. Lalo tayo mga kababaihan, tayo mga nanay. Pag sinabi natin sa anak na ganito ang gawin nyo, sumusunod sila. Provided supportive po tayo. So ngayon, kayo po ay aming imbitahan dito upang maglaro para po maranasan nyo ang kasiyahan na idudulot ng paglalaro. No po? At sana pag-uwi nyo po, ay kayahatin nyo rin yung mga anak nyo. Lalo na this time of pandemic. No po? Na hindi lang nasa bahay na maging cellphone addict na o computer addict na sila sa paglalaro. Wala po yun. Half of the brain lang po ang magagamit natin. Whereas, pag naglalaro, nag-exercise tayo, buong katawan, mentally, physically, emotionally, nagagamit po natin yan lahat. So, ngayon po, ito pong gagawin natin, makikita po kayo sa YouTube at saka sa Facebook. Meron po kaming Rise Up, Shape Up, na digital platform na ginawa namin na i-encourage ang lahat na hindi lang kababaihan, lahat ng tao na maging aktibo
kahit na pandemic, kasi marami na sa atin na depressed itong pandemic, lalo nang hindi na tayo nakakalabas sa bahay. So ngayon, kinonceptualize po namin ito na kahit hindi kami nakakalabas, may digital platform, panoorin niyo po ito, may mga psychological, maraming klase ng pagtuturo. At saka inspiring, true to life, story ng ating mga atleta na nanggaling from rags to riches. Tanungin niyo po ako, magkano na si Hidilyn Diaz ngayon? Ang cash incentives po niya is almost 60 million pesos. Sa cash lang po yun. Bakit? Ang gobyerno nagbigay ng 18 million, nagbigay ang MVP ng 5 million, nagbigay ang Ramon Ang ng San Miguel ng 5 million, nagbigay pa yung ibang mga sponsors ng 5 ng pera, no? So, meron pa siyang limang bahay. Condominium units worth 14 million, isang unit sa Tagaytay worth 4 million. Tapos ang Buanga, dalawang units, binigay ng military at saka ng NHA worth 4 million. Meron pa sa Davao. Meron pa yung una niya dito sa Clark. At kotse na dalawa. Gusto niyo ba maging katulad ni Hidilyn Diaz, mga anak niyo? Of course, di ba? Ako, nananais ko din. Kasi, yun ang sinasabing, nagbabago ang buhay pag may tiyaga at may nilaga. Di ba? At kung sa anak natin nakikitang nag-e-excel, ako po, maling-mali ang naituro ko sa mga anak ko. Kasi gusto ko, kasi nakita ko academically, masisira sila eh. Gusto ko maging honor. So, eh, pag naging sportsman, no, panawawala sila doon sa top 10 doon sa klase. Mali po yun. Doon ako po nagsisisi ngayon. Although, academically, successful po sila, pero po, yung wish ko na matour nila yung ibang mundo, ibang lugar, miskiban lang dito sa Pilipinas, sa pamamagitan lang po ng sports. Ako po, halos nalibot ko ang Pilipinas sa pamamagitan ng sports. Napuntahan ko po kami po sa Philippine Sports Commission at yung aming mga atleta, mga coaches, napuntahan po ibang mundo. Wala pong gastos dahil po sa sports. Sana po itong inspiring story ko sa inyo ay ilagay niyo po sa inyong mga isipan na yung ating mga anak, kapatid, pamangkin, at kung sino mang kabataan dyan, i-divert natin sa sports. Because ang sports po is life-changing. And it's a character builder. So, ngayon po, sa paglalarong ito, makikita po namin ang inyong characteristics. Di ba po? Yun ang sinasabi. Kaya ito po yung measure ng isang mabuting pagkatao kung lahat tayo ay nasa sports. Mataas na po ang araw, hindi ko na po mahahabaan. Marami pa sana akong gustong ikwento sa inyo. Pero panoodin niyo po itong gagawin natin sa ating YouTube, Philippine Sports Commission, Rise Up, Shape Up. Okay, ladies and gentlemen, good morning. Our first game is called Kadang Kadang. So our game for today is designed to consider the following, ano? Yung ating mga players ay mga kababaihan. Of course, kinoconsider din po natin yung venue natin, which is the Lingayen Beach. And of course, kinoconsider din po natin yung health and safety protocols natin para sa iwas, okay, sa COVID-19 dahil sa pandemic na ito. And rest assured guys, okay, itong mga players po natin na maglalaro, they are fully vaccinated. Okay, for the kadang-kadang game, this one requires good legwork and team coordination plus focus. Okay? So you have a 10 meter distance para sa course ninyo kung saan iikot kayo. And the first team to finish the race wins the game. Alright? Are you ready? Okay, ladies, get set!
go. Dito. Right, right. One, two. Right, one, two. One, two, three. Okay, ladies and gentlemen, once again, good morning and welcome to the Lingayen Beach for our next game. This is called Batik Banwit. Okay? Banwit is fishing, ano? Mamimingwit. Pero ito, itatakbo ng mga players natin yung kanilang fishing pole doon sa 15-meter mark. And then babalik at susunduin yung isang kasama. Okay, the first team to finish the course wins the race. Alright? So, ladies, ready? On your marks, get set, go! Once again, good morning, ladies and gentlemen. Our next game is called in Pangasinan Takdang Kurang. Okay, so each member of our teams, they will be given a board. Okay, ang gagamitin nila ng board, they will use that as a step para makapag-move forward. So ipapasa-pasa nila yung kanilang board, yun yung tutungtungan nila. On your marks, get set, go! Ayan po, nangunguna ang red team po natin. Habol po, Fuchsia team. Habol, habol, Fuchsia team. Habol, habol, red team. Taking the lead this time, ang red team. Ayan. Collect the boards first and you move on. Step on the board, move on and collect. Pass the board. Step on the board, move on and collect. Ayan, pabilisan po. Ayan, iikot na po ang ating red team. Go, go, go! Go, go, go! Ayan po. Game,
tinatawag na inural equal or kulian ng buntot. Okay? So, for this game, we'll have three players. Mayroon po yung ulo ng bawat team at mayroon din siyang buntot. So, the goal or the objective of the game is the opposing team will have to catch the tail of the other team. Now, whoever catches the tail wins the game. Now, no breaking of the line. Kung sino makabitaw, mag-break ng line, okay, the point will be awarded to the other team. Alright? So, once again, lahat po ng players natin ay fully vaccinated. Okay? Kasi nga, mas protektado tayo kung tayo ay bakunado kahit sa mga games na ito. Alright? So, ladies, ready? Ready! Ready! Okay. First game! On your mark, set, go! Ayan, maghulihan ng buntot. Maghulihan ng buntot. Alright, alright, okay! Red team wins the first round. Ayan, pakibalik yung buntot. Next round, round two. Ladies, ready? On your marks, set, go! All right, pink team wins. Nahuli agad yung buntot. Next one, last round. Last round, ladies, on your marks, set, go! Alright, and for the win, we have pink team. Congratulations, pink team! Okay, once again, ladies and gentlemen, welcome to the Linggian Beach for our last game, which we call Samsamyod or Agawan ng Buko. But this one is something modified and special. Kung nakikita nyo, ano, mayroon po tayong limang buko sa gitna na iba't ibang kulay. So we have a red na mayroon siyang 3 points. Okay, yung dalawang pink, okay, yung Pusha Pink and yung Baby Pink, each of them has 1 point. Okay? Pero the opposing team can get 2 points if they can capture the coconut of the opposing team. So yung nyug ninyo, yan po. Yung nyug ninyo, yan po. Okay? So we have 5 players this round. Player 1, nasaan yung player 1? Player 2, player 3, player 4, player 5, player 1, player 2, player 3, player 4, player 5. Okay, kung binanggit ko yung player number ninyo at sabi ko go, tatakbo kayo at kukunin niyo yung mga buko. Mag-aagawan po kayo ng buko dyan, ano? And then ibabalik ninyo sa base. Alright? And once again, syempre, yung mga players po natin, they are fully vaccinated because ang bakunado po ay protektado sa panahong ito. Okay, kahit na po may pandemic, pwede po natin gawin ang ganitong klaseng traditional games na still safe and healthy. Okay? So ladies, are you ready? Ready! Okay, round one. Players. 1, 2, 3, go! Alright! Ayan. So, red team, ilang points sila? They get 5 points. Pink team, 2 points. Okay, so for that's for the first round. Okay, balik po natin yung mga buko natin sa gitna. Same position. Okay. Next round. Ready players? Number 3, 4, 5, go!
All right. So yan po mga kaibigan. So for red team, we have 2 points. And for the pink team, we have 5 points. Ayan, thank you. So the overall winner for the palaro ng lahi, ladies and gentlemen, we have the red team. Red team. Red team. And of course, syempre, out of the 5 games, they won in 2 events. In the Kadang-Kadang race and the inaugural Ikol, ladies and gentlemen, we have the Fuchsia team. Okay, congratulations to all the winners. Ayan ang ating Fuchsia and Red teams. Okay, photo ops with your prize. Ayan po, dito na lahat yung ating mga participants. Masantos yung kabuasan at sikat ayon amin ay Maria Victoria Turdil, isang nanay at may 2 anak. Ako po ay nagpapasalamat sa Philippine Sports Commission at sa ating provincial government headed by Governor Amado I. Espino III na binigyan po kami ng chance para makapaglaro sa event na ito. Sa panahon po ngayon ng pandemya, mas importante po kasi na mas na-establish po natin yung health natin. Kaya ini-encourage ko po yung mga katulad ko pong nanay na mas paigtingin po natin yung pagdaos ng ating physical health. Gaya ng pag-engage po sa sports, mas lalo na rin po i-encourage din po natin yung ating mga anak para gawin din po nila kung ano yung ginagawa natin para mas maging healthy din po yung mga anak natin, hindi lang po naka-focus sa gadgets. Mas mabuti po na mas i-engage natin po sila sa physical activities na wherein sa labas makakapagpapawi sila, makakapaglaro sila, mas ma-enjoy po nila yung ano, yung welfare nila bilang isang bata. Gawin din po nila yung example na yung sports is importante din po para mag-build din po siya ng napaka-importanting character para sa mga anak natin in the future. Sa event na ito, naranasan ko uli na maglaro ng mga larong Pilipino na nilalaro namin noon. At ngayon, natututunan natin para maipasa natin sa mga anak natin. Siyempre po, para sa akin, na isang magulang na 8 anak, masaya ako kasi may ano ko sa mga anak ko na sasabihin ko sa kanila, ganyan na lang ang gawin nyo, huwag yung puro gadgets na lang. Mas magtuunan nyo yung pansin, yung mga sports na kagaya na ginawa namin ngayon para maano natin yung katawan natin, malakas at maganda rin sa katawan natin yung ginagawa natin ngayon. Bilang isang magulang po, gusto ko pong sabihin sa lahat ng magulang na kailangan po nating i-encourage ang ating mga anak sa sports, lalong-lalo na po ngayon at pandemic po, kailangan po natin ng malakas na pangatawan para po sa ating kalusugan. Nagtapos din po ako sa pag-aaral po dahil din po sa sports. Naging scholar din po ako sa PSU po. At yun ang aking sinasabi palagi sa aking mga anak na lagi nating tandaan na ang sports ay yan din ang tataguyod sa atin at magpapa-improve natin ang ating sarili. Dati, wala akong hilig sa sports. Nung binigyan kayong pagkakataon ng PSC para ma-encourage para maglaro, ito pala ay maganda. At ang mga anak ko, pinapagalitan ko sila habang naglalaro sa daan, pero mali pala yun. Ito ay magandang impluensya para po sa kanila. Kasi ito ay nagbibigay ng lakas ng pangangatawan nila. May iinhayo po. Nihikayat ko po yung mga ibang nanay po. Maiyano ang kanilang anak para po hindi po sila maano sa mga gadget at sa mga iba pa pong nakakasama po sa kanilang mga katawan.
Masaya po ako kasi nakasali po ako sa event na ito. Lalong-lalo na po yung bumubuo ng PCC at kay Go po. Dahil kung wala po sila, wala rin po itong PSC po na magaganap po ngayon dito sa Pangasinan. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo po. And that was a fun and fitness break for our rural women. So time is up for this week's Rise Up, Shape Up episode. Thank you everyone for your support. Special mention to Governor Amado Espino III, the so-called Pogi of Pangasinan, and his provincial administrator, Attorney Nimrod S. Camba, and the very efficient and energetic Deputy Executive Officer in Pangasinan Sports Development and Management Council, Mr. Marlon Dumalanda, and the province's tourism head, Maria Luisa Amor L. Eldoyan. And also a big thank you to a woman rural leader here, the president of Rotary Uptown Dagupan, Ms. May Tanedo. Our rural women comprise about 1/4 of the world's population. They are the women and mothers in the rural areas, in the provinces, in towns, and barrios who work as farmers, fisherfolk, and other wage earners. A lot of them just stay home to take care of their families. They are usually in low-skilled, low-productivity, and low or unpaid jobs with long hours of working. The Rotary Club of Uptown Dagupan is one with the Philippine Sports Commission, Women in Sports, in empowering rural women and girls through sports and physical activities. We believe that our rural women must always be healthy in order to capacitate them to take care of their children. They should start the practice of a healthy lifestyle. The opportunities to be physically and mentally well are just within their environment and are very accessible. The white grounds, the beach shores, the farms. What a wide arena of them and their families to play. They need time to play with their children, however busy they are. Playing together as a family strengthens positive relationship among family members. What the Philippine Sports Commission is showing here of getting rural women play is very magnanimous, as it brings a strong message that play and sports must, most of all, be accessible to the women and girls in remote communities, in agricultural economies, and among those who have the least. Thank you, Ms. May Tanyedo, and officials and members of Rotary Club Uptown Dagupan for being so supportive for today's activity. Rise Up, Shape Up is brought to you by the Philippine Sports Commission, Women in Sports. You'd like to thank our partner, PACCOR, and our event sponsor, Pocari Sweat. Again, this is your host, Adrian, and have a marvelous day, everyone.